Ikawalo ng Pebrero, Biyernes, sa ikaapat na linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus sapagkat tumanyag na ang kanyang pangalan. May nagsasabing nabuhay si Juan Bautista mula sa mga patay. Sinabi naman ng iba, si Elias nga ito. At ng iba pa, ito ay isang propeta gaya ng mga ibang propeta noon. Nang mabalitaan ito ni Herodes ay sinabi niya, nabuhay nga sa mga patay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Si Herodes ang nagpahuli kay Juan at ipinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasalan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes, hindi ka pwedeng pumisan sa asawa ng iyong kapatid. Talagang ang matindi ang galit ni Herodes kay Juan at gusto niya itong patayin pero hindi niya magawa. Iginagalang nga ni Herodes si Juan kaya pinanatili niya itong buhay. Nalilito siya matapos makinig kay Juan. Gayunmay gusto pa rin niyang marinig ito. At nagkaroon ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya. Pagpasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiha naman sa kanya si Herodes at lahat ng nasa handaan. Sinabi ng hari sa dalagita, ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit na ang kalahati ng aking kaharian. Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? At sumagot naman ito, ang ulo ni Juan Bautista. Agad niyang pinuntahan ang hari at sinabi, gusto kong ibigay mo agad sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha. Nasaktan ang hari dahil sa sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita, ngunit ayaw niyang tumanggi. Kaya iniutos ng hari sa isa niyang gwarya na dalhin ang ulo ni Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan, inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo, ibinigay sa dalagita at ibinigay naman ito ng dalagita sa kanyang ina. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nalilito siya matapos makinig kay Juan. Gayunmay gusto pa rin niyang marinig ito. Talagang likas sa tao ang maakit sa mabuti at maganda. Kahit na si Herodes na itinuturing na masamang tao ay nahikayat ding makinig kay Juan. Nalilito siya dahil alam niyang tama naman ang sinasabi ni Juan na mali at immoral ang relasyon niya kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe pero hindi rin naman niya magawang putulin ang nasabing relasyon. Magiging mas malala pa ang kanyang pagkalito nang magbitaw siya ng pangako na hindi naman niya inaasahan ang magiging resulta ng pangakong iyon. Napasubo na siyang pagbigyan ang kahilingan ng anak na babae ni Herodias na papugutan ng ulo si Juan kahit na labag ito sa kanyang kalooban. Nahayag ang kahinaan ng karakter ni Herodias. Nagpadala siya sa sulsol ng ibang tao na gumawa ng isa pang malaking pagkakamali kahit na alam niya kung ano talaga ang nararapat at tamang gawin. Pagsasadiwa, alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kasama rin nila kayo at ang mga pinahihirapan dahil mayroon din kayong katawan. Igalang ng lahat ang kasal. Huwag ninyong lapastanganin ang pagtatalik. Hatulan nga ng Diyos ang mga mahalay at nakikiapid.